Ang aking pagkabigo sa pagpasok sa mundo ng literatura sa aking pagkabata, nangangahulugan na marami pa akong di naiintindihan sa ating mundo at bansa. Ngunit may nakuha pa rin akong mahalagang leksyon na hindi lang ako ang may kasalanan, kundi ang mismong literatura. Hindi ang literatura ang dahilan ng pag-udyok sa aking pagbasa ngayon, kundi sa mga nangyayari ngayon sa ating sosyalidad. Sa higit 30 taon, karamihan pa rin sa atin ay mahirap, hindi dahil sa nasakop tayo ng mga dayuhan, kundi sa kadahilan ng hinahayaan pa rin natin maabuso tayo ng ating mga lumang sistema sa ating bansa. Paano ba magkaroon ng magandang trabaho ang mga Pilipino kung limitado lamang mga dayuhang mamumuhunan na makakapasok sa ating bansa? Paano bang gaganda at mumura ang mga produktong lokal at serbisyo kung nasanay na sila nakakaunti lamang ang mga kompetensya nila dito? Paano natin mababawasan ang bilang ng mga mangingibang bansa? Ilang bilan pa ba ng mga pamilyang maiiwan para lang makapagtrabaho at umasenso? Paano makakabayad ng utang ng mas mabilis ang gobyerno? Paano kikita ang gobyerno kung may nakaharang dito? Kung bubuksan lang natin ang ating bansa para sa mga mamumuhunang lokal at taga-ibang bansa, kung tanggalin lang natin ang 60-40 na paghihigpit, ang mga problema na nakasaad ay may babawasan. Isa lamang ito sa mga magandang sistema maaaring ipatupad sa pagbuo ng oportunidad para sa mga Pilipino. Base sa mga nababasa ko at pag-obserba, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Ngunit kailangan din natin ng pantay-pantay na oportunidad at ito ang federalismo. Huwag na tayo mag-antay pa ng ilang pang taon na Maynila lamang makikinabang sa kita ng ibang probinsya. Huwag na tayo mag-antay pa ng ilang pang taon sa mandato ng gobyerno nasyonal sa pagpapaunlad ng ating rehiyon. Ayon rin kay Dr. Jose Rizal na isang dakilang manunulat, ika niya ay may kanya-kanyang kultura, wika at problema ang bawat rehiyon. Kaya't mas nakakabuti na tayo ay sumailalim sa federalismo para matugunan ang iba't ibang hinaing ng bawat Pilipino. Paano naman ang mga korup na tao na nakaupo sa Senado? Paano na ang napakaraming naudlot na proyekto na simulan nga ngunit hindi tinapos ng gobyerno? Paano naman ang mga nakaupo ngunit wala namang kakayahan sa mamumuno? Pwede itong mabawasan kung tayo ay sumailalim sa sistemang parlamento. Hindi ito natutugunan sa kasalukuyan nating sistemang presidensyal ayon sa datos, dahil kailangan pa natin maghintay hanggang sa matapos ang kanilang termino bago maalis ang mga di kaayang-ayang namumunong nasa Senado. Wala rin talo sa parlamento dahil ang pangalawa sa butuhan pwede gawing oposisyon sa Senado. Mababantayan talaga na maigi ang mga nakaupong mga kandidato dahil may shadow government o oposisyon na nakaupo para makipagdebatehan sa kanila linggo-linggo. Magbabawasan rin ang personality politics dahil partido na ang ibuboto, hindi lamang ang isang kandidato. Mas mapapabilis rin ang pagpasa ng mga batas dito dahil isang partido na may pagkakapareho ng filosofiya at plataforma ang makakaupo sa Senado. Sa ngayon, sinusulong na ito sa Senado at dahil sa mga pangyayari sa ating sosyedad, bumalik ang aking hilig sa pagbasa. Inaamin ko na hindi ako magaling sa mga batas, pero inaamin ko na nabuksan ang aking mga mata dahil sa nababasa at nakikita kong problema at posibleng solusyon sa ating bansa. Gayunpaman, kailangan ko pa rin obserbahan at magsaliksik ng iba't ibang pang literatura tungkol sa ating sosyedad at sa iba pang bansa.